DZXL 558, nangunguna sa inyong mga radyo. Maaasahang public service, DZXL 558. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng National Nutrition Council. Nandito na ang programa kung saan ang kalusugan ay number one. Finalist in the 25th Golden Dove Awards Best Public Service Program. 2017 11 Gandingan Awardee for Best Development-Oriented Public Service Announcement. And finalist for Best Development-Oriented AM Program. Finalist for Best Development-Oriented AM Program Host. 2016 38 Catholic Mass Media Awards. Finalist for Best Public Service Program. 2016 10 Gandingan Awardee for Best AM Program, Best AM Program Host, and Finalist, Best Development-Oriented Online Video. KBP 21st and 22nd Golden Dove Awardee for Best Radio Public Service Program. 2015, 9th Gandingan Awardee for Best Development-Oriented Talk Show and Best Development-Oriented Talk Show Host. 2012, Catholic Mass Media Awards, Finalist for Best Educational Radio Program. Welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon, Year 8. Simula ngayon ay sabay ng maririnig sa walong lupalub ng bansa. DZXL 558 RMN Manila, DYHB 612 RMN Cebu, DYHB 747 RMN Bacolod, DYKR 1161 RMN Calibo, DXDC 621 RMN Davao, DXBC 693 RMN Butuan, DXDR 981 RMN Dipolog, DXMB 648 RMN Malaybalay, at DXMY 729 RMN Kotamato. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. 2015 Gandingan Awardee for Best Development-Oriented Talk Show Host. At 2016 Gandingan Awardee for Best AM Program Host, si Assistant Secretary of Health Bernie Flores at Rod Marcelino. Mga kasama, ayon po sa World Health Organization, sa taong 2050 ay inaasahang isa po sa bawat limang tao sa mundo ay nasa edad na 60 pataas. Kaya naman, noong nakarang October 1, ay pinagdiwang po ang International Day of Older Persons, kung saan ang tema ay tungkol sa mahalagang kontribusyon ng older persons sa lipunan. Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kanutrisyon. Ako po si Rod Marcelino. Welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon, Year 8. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Bilang kahalili po ng ating ninang sa Wastong Nutrisyon na si Asig Bernie Flores, eh ngayon po ay nasa official travel, makakasama natin sa hapong ito ang hepe ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council na si Ma'am Jovie Raval. Good afternoon po, Ma'am Jovie. Magandang tanghali, Rod, at sa atin pong lahat ng mga kanutrisyon na nakikinig po saan mang sulok ng mundo. Nasa kabilang sulok po ng mundo ngayon si Asik Bernie Flores, kaya hindi po natin siya makakasama ngayong hapon. But I'm sure napapanood po niya tayo ngayon sa live stream. Tama. Oo. Rod, batiin ko din yung aming mga birthday girls sa NNC. Sino po si Ira Guerrero at saka happy si birthday. Ses Santa Ana. Ay, si Ma'am Ses. Oo. October din pala si Ma'am Ses. Oo, mga October celebrant. So, yun. Ayan, okay. Lahat naman tayo, Rod, diba, nagkakaroon tayo ng dual citizenship. Alam mo yung dual citizenship? Yan yung regular Filipino citizen ka na, senior citizen ka pa. Ayun. Kaya pag-usapan natin ngayong hapon, Rod, yung mga programa para mapanatiling aktibo sa lipunan ang mga older person o yung binanggit ko nga kanina ng mga senior citizens na. Ano nga ba ang mga ito at paano ito napapatupad ng maayos? At para pag-usapan yan, kasama natin ngayon ang kinatawan ng isang chapter ng Office of the Senior Affairs o OSCA. Siya rin po ang Vice President ng Federation of Barangay Councils of Makati Senior Citizens and Chapter Chair ng Senior Citizens of Barangay Poblacion, Makati City.
at ipakilala namin siya sa inyo, mga kasama, sa ilang saglit lamang. Unahin muna natin, mga kanutrisyon, ang inaabangan po ninyong segment na text question of the week contest. Naway mapabilang po kayo sa 12 magwawagi po ng tig 200 pisong cellphone load. Sagutin nyo lamang ng tama ang katanungan ito. Ang ating tanong ay, ano ang mga paraan para maging aktibong members ng lipunan ang mga senior citizen? Magbigay po ng 2 paraan. At sa oras na narinig ninyo ang mga sagot mula sa ating talakayan, ay i-text nyo na sa ganitong format, mga kasama: full name, space, edad, eksaktong address ng kasalukuyan ninyong tinitirhan, ilagay ang street, barangay, bayan o lungsod at lalawigan. At siyempre ang inyong sagot, at ito po'y isend sa 0908-579-6898. Pakisama na rin po sa uling bahagi po ng inyong text message ang paraan kung paano nyo po kami nasusubaybayan. Sa radyo po ba isama ang RMN station? Sa Ustream gamit ang internet, sa radio app po ng inyong cellphone, sa Facebook Live o sa YouTube Live o sa Signal TV Channel 309. Ipakikilala na po namin sa inyong aming bisita para maumpisan po yung ating talakayan. Kasama po natin ngayon ang Executive Vice President ng Federation of Barangay Councils of Makati Senior Citizens and Chapter Chair ng Senior Citizens ng Barangay Poblacion, Makati City. Walang iba po kundi si Ms. Josefina Vasquez. Magandang tanghali po, Ma'am Josie, at welcome po dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Magandang hapon din sa iyo, Ms. Jovie, and sa iyo, Rod, at sa lahat po ng inyong mga tagapakinig, mga kanutrisyon, at lalong-lalo na po yung aking mga kasama sa OSCA. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ayan po. Welcome po, Ms. Josie. Umpisahan na po natin, ano? Sige, Rod. Opo, ang unang tanong ko po, Ma'am Josie, ano po ba ang Office of Senior Citizen Affairs o yung tinatawag nilang OSCA, at ano po yung function ng OSCA? At paano ito nakakatulong po sa ating mga senior citizens po? Ang OSCA po, Office of the Senior Citizens Affairs, sila po ang may mandato sangayon sa ating batas, yung Expanded Senior Citizens Act 1994. At yan po, kami, sila ang nagpaplano, nag-iimplementa, at nagmo-monitor ng lahat ng mga gawaing binababa sa amin, sa level namin sa barangay chapters. Kami naman ang implementing arm nila. Actually, may katandem kami, ang MSWD. Kaya triumvirate ho kami. Tulong-tulong kami sa pag-iimplementa ng lahat ng mga gustong ibabang benepisyo para sa mga, sa ikauunlad ng lahat ng mga senior citizens ng Makati. So, kumbaga, yung OSCA po, ito yung nagsisilbing link ng mga senior citizen nating kababayan sa lokal na pamahalaan. Sa level namin. Opo. Okay pa. So ano naman po yung nabanggit nyo kanina, yung Expanded Senior Citizens Act, yung RA 9994. Ano naman po yung mga benepisyo at saka pribilehyo na pwedeng tanggapin po ng ating mga senior citizen kahit sa anumang pong lugar sa bansa? Diyan sa ating Expanded Senior Citizens Act na yan, lahat ng buong Pilipinas kasama dyan, lahat ng seniors. Ngayon, ang pinaka-importante ho dyan, dito naman sa amin, sa level namin, sa city level namin, meron din kaming expanded din on our own. Kasi meron kaming blue card, may yellow card kami, na funded ng local government. Yung 20% discount, but exemption sa national government, kami sa level namin, meron din. Meron kami niyan at meron pang dagdag. So talagang practically expanded pagdating sa level namin. Kasi yung blue card namin, ano yan eh, meron kaming yearly allowance para sa mga seniors sa 60 to 70, 70 to 80, 80 and above, hanggang maging centenarian. Ang centenarian, 100 sa local level and another 100 sa national level. Ah, so kasi kaya, sa batas, di ba, may 100,000. Pag umabot tayo ron na, 100, may 100,000 tayo pag naka 100 tayo. Pero sa Makati, may dagdag pang 100,000 pala. So doble yung kanilang natatanggap, ma'am. So bali 200,000 na. Kaya lilipat tayo sa Makati. Kaya sinasabi kanina ni Ma'am Josie, actually, talagang expanded yung beneficiary ito.
gusto sa aming tumira ngayon. Siguro ang daming senior citizen sa barangay nila, ma'am. Maraming nga. Opo. Ma'am Josie, ano-ano naman po yung mga government assistance ang maaring asahan po ng inyong ng isang senior citizen? Yung sa... Bukod yung sinasabi po ninyo, yung nabanggit nyo po kanina. Mga 20% opo, discount opo. Sa lahat ng mga aming basic mm-mm. needs, sa lahat ng sa transportation, mm-mm. hotels. Basta practically, lahat ng gusto namin gawin, mayroong percentage, may 20% discount ka agad eh. Kaya nga, ang mga seniors namin, lalong-lalo na dito sa Makati, eh kami eh, kung tawagin, senoritas and senoritos. Mm-mm. Pampered kami, actually. Pero sa national level, ano pa ho yung mga ibang natatanggap po ng senior citizen? Meron kaming ano, rito sa yung Makati lang. Opo. Meron kaming ano yung pension monthly 500,000. National level yan eh. Uh-huh. 500 pesos? Oo, 500 pesos from the national government. So buong bansa yan sa national level. Sa mga lahat senior, yun, sa mga indigent. Uh-huh. Ngayon, meron din kaming monitoring yan eh, para sa ano, na kung talagang yung mga indigent namin, eh, opo. Sa totoo, hindi naman sapat yung 500 eh. So, meron ding mga programa ang City Hall na to augment mm-hmm. ng mga pangangailangan pa. Ano po itong mga programang ito? May mga livelihood ba? Meron kaming livelihood training para dun sa ano, additional income ng mga seniors na wala. Basta lahat ng, kung tutuusin, lahat ng dapat ibigay sa mga seniors namin, sobra pa mm-hmm. sa national level. Yun ang pwede kong sabihin sa inyo, pagyayabang ko sa inyo. Kaya dito maraming naiingit sa amin. Opo. Baka lahat ng senior lilipat na sa Makati. Yeah. Sa inyong barangay. May libreng sining nga daw dito araw-araw sa Makati. Sa mga senior, ma'am, no? Oo. Sarap mag-retire. Manood ka lang na sine. So bukod pa dun sa mga sinasabi niyong mga services po na ito, paano naman po hinihikayat ng OSCA na maging aktibo pa rin sa lipunan ang mga senior citizens? Kami ho, sa level namin, meron kaming mga programa na talagang ginagampanan ng mga chapter chairs. Binibigay ng aming livelihood committee, social services committee, at health committee, health services. Sama-sama ho kami na tulong-tulong na ginagampanan namin na maibigay lahat yon, mga physical activities, yung mga basta tungkol din lang sa mga gustong yung masisihan ng mga seniors namin. May lakbay saya kami, lakbay aral, pinapasyal yan yung mga seniors na yan. Kung saan yung nararating ng mga iba, kailangan yung seniors namin marating din yan. Meron kami hanggang pagod food. Depende ho sa area ng ano. Di ba na high blood minsan yung mga ano? Hindi, meron namang ano eh. Merong waiver na physically pwede sila. Opo. Yung kaya pa ng katawan nila. Kaya ng katawan. Si, opo. Health certificate plus opo. Waiver na at saka merong ano ng consent ng mga anak. Anak na nagbibigay ng consent sa magulang. Para ma-estudyante doon, ano? May field trip. May lagbay aral. Lagbay aral, lagbay saya. Opo, lagbay. So saan naman sila pumupunta? Dinadala yung ating mga sa Boracay ho ba? Ay, hindi. Except yung sa mga sasakay kasi aeroplano. Opo. By land lamang. By land lamang. Travel dito lang. Opo, umiikot. Mm-mm. Alam ko may mga beauty contest din ng mga senior citizen. Meron din ho bang mga ganun? Meron. Mm-hmm. Actually, katatapos lang nung elderly week namin. Opo. Nagkaroon kami ng mga competition na nagagaling ang representatives sa mga chapters. Barangay chapter, chair, senior chapter. Yun ang inilalaban namin sa OSCA, yung ano ng OSCA, sa programa ng OSCA. Sports activities, song and dance competition, meron kaming grooving lolo and bonggang lola. Mm-hmm. Na ang poblasyon naman ho, eh talagang ano, nananalo dyan. Ibig sabihin, magagandang mga ano, magagandang magagaling. Guwapo. Competitive kami eh. Active at saka talagang competitive. Parang hindi mabobor mga senior citizen, dito diba? Dito sa Opo. Ang dami nilang aktibidad, ma'am. Ang mga seniors, reklamador yan eh.
maiksi na. Kasi mukhang napapagod na sila. Tsaka maiksi na yung pasensya. May cake pa ata sila. Oo. Tuwing birthday nila, meron silang tinatanggap na cake. Sugar-free na cake. Balloons din ho. Sugar-free. Yes. Low-fat. High fiber. Swerte naman talaga nun. Opo, sa field health coverage, lahat naman ng senior lahat dito, may field health po. Officially ho, ang seniors ngayon, eh, covered na ng field health ng national government. Pero before, ang seniors ho namin, meron kaming sa masa, field health ng masa, na ang nagbabayad po nung PhilHealth contributions before nung wala pa yung ano eh ang city government. Opo. How about death benefits po ng mga senior? Lahat naman tayo pupunta diyan, opo. Ah, meron din kami. Yun doon ho na kukuha yung sa blue card. May burial ano assistance. benefits. Burial assistance. Actually ang isang ano na matay na may 3,000 pesos na burial assistance. Oh, okay. May libreng ano rin, casket, kasama rin ho ba yun? Kapag Pasko, meron kaming pamaskong handog, plus yung ano nga, cash allowance na tinatanggap. Dati, okay. Sa mag-asawa, isa lang ang pamaskong handog. Ngayon, individual na, tigisa ang mag-asawa. Okay. So, dalawa na. Swerte naman talaga. Pero bago tayo magpatuloy, papunta muna tayo sa ating Nutri-Habit. Back to basics tayo sa pagluluto ng pagkain, mga kanutrisyon. Iwasan ang paggamit ng mga artificial na pampalasa gaya ng mga broth cubes at powdered seasoning. Mataas po kasi ang mga ito sa sodium na nakakasama sa katawan kung sobra-sobra. So, galing pong gumamit ng mga natural na pampalasa gaya ng bawang, sibuyas, paminta, luya, yung luyang dilaw, dahon ng laurel at tanglad at iba pang mga herbs. Gumamit po ng sampalok, kalamansi, daya, babatuan, kamyas o hilaw po na bangga bilang pang-asim naman sa mga niluluto nating sinigang. Sarap nun. Mas maasim yun. Kaya tama ron, no? Ganito ang sinaunang paraan ng pagluluto nating mga Pilipino na mainam na maibalik at gawing habit ng bawat pamilya. Simple na, natural pa, at tiyak na masustansya. Kaya back to basics, ang payong Nutri-Habit namin sa inyo ngayong hapon. At mga kanutrisyon, kung may nais kayong itanong sa ating mga dual citizenship diyan. Sabi na ni Ma'am. Dalawa na yung kanilang ano po, no? Ito parati nating naririnig sa ating mga suki, dual na citizenship nila. Abay, pwede ho kayo sa ating mga senior na nakikinig ngayon. Pwede ho kayo magtanong, mag-text lamang sa ating smart number 0921-431-1044 o sa Globe naman 0927-650-6795 o maaari po kayong tumawag sa 8822-374-76-78. At habang nagte-text po kayo, ay bigyandaan po muna natin ang ilang paalala. Magbabalik po ang Radyo Mo sa Nutrisyon Year 8. Radyo Mo sa Nutrisyon. Pang sampung kumainment, Mangmoy. Maging aktibo, iwasan ang alak, huwag manigarilyo. Wala akong ganyang bisyo. Very good, Elmer. Maraming bagay ang nagdudulot ng stress at ng sakit tulad ng cancer, heart disease, diabetes. Simple ang sekreto. Kumain ng tama, magpalakas ng katawan, maging aktibo. Game ako dyan, Mangmoy. O sige, Elmer, mamaya pagpunta natin sa kantin, maghagdan tayo. Ha? Hanggang 10th floor? Sundin ang 10 kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ang kampiyon ng 10 commandments. Mangmoy, caller sa line 1. Hello? Mangmoy, pinagtatalunan kasi namin ni Mrs. kung hanggang kailan dapat i-breastfeed ang baby namin. Commandment number 2 yan. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding. 2 taon? O higit pa, para mas malubos sa nutrisyong nakukuha ng bata. Tama pala si Mrs. Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Radyo Mo sa Nutrisyon. Nagbabalik po ang Radyo Mo sa Nutrisyon at kasama pa rin natin ang ating panauhin, mga kasama si Josefina Vasquez, ang
Executive Vice President ng Federation of Barangay Council of Makati Senior Citizens at Chapter Chair ng Senior Citizens of Barangay Poblacion, Makati. Okay, pinag-usapan pa rin natin ang mga benefits at programa sa mga senior citizen. Ma'am Josie, ano po ba ang nakikita ninyong kakulangan o dapat pang ayusin sa batas na nagbibigay ng mga benepisyo sa ating mga senior citizens? Actually, sa opinion ko, yung batas natin, nandyan na yan eh. Ang kulang natin, yung proper and strict implementation. Kailangan strictly monitored eh. Natatanggap ba ng mga seniors ang dapat nilang tanggapin? Yung mga benefits. Minsan, dyan tayo nagkukulang eh. Yung ating manyana habit na okay lang tayo sa umpisa, then parang kalimot. Mm-hmm. Yun dapat ang susugan natin. Huwag nating yung implementation. Lahat ang mga dapat gawin tuloy-tuloy. Uh-huh. Hindi pwede yung isang tabi mo na lamang. Mm-hmm. Tapos na yan eh, tapos. So ano po ba ang kakaibang ginagawa ng Makati City para matiyak na talagang na-implement yung ating expanded senior citizens? Diyan ho naman, pwede ko yung pagmalaki sa inyo. Meron kaming continuing diyan. Yung edukasyon ng mga namamahala para alam nila kung ano yung dapat nilang gawin. Mm. Mga senior citizens mismo. Oo. Talagang monitored. So dapat aktibo yung mga senior citizens na sabihin na mag-demand sila ng mga serbisyo. Talagang demanding yung seniors namin. Kasi alam nila, pag nag-demand sila, na ibibigay. Mm-hmm. Kaya masyado kaming pampered. Spoiled talaga. Sabi nga, senoritas and senoritos. Ang mga senior na Makati. Senior ron. Senior. Pag naging senior. Oo nga. Kaya nga senior. Opo. Ma'am Josie, ano naman po yung role ng pamilya po no, upang mapangalagaan po ang kapanganan ng ating mga senior, yung mga lolo at lola natin? Alam mo, ang kanya-kanyang pamilya, meron silang way ng pangangalaga dyan eh, no? Opo. Pero generally, ako sa akin as a senior citizen, yung maipadama ba sa mga seniors na kahit na matanda na sila, eh hindi sila kapakipakinabang pa rin. Yung maibibigay pa rin, ang dapat, ang pwede nilang yung maglalambing kayo sa lolo't lola, sa mama at daddy mo, na kami helpful pa rin. May silbi kami. Hindi kami useless. Kasi yung ibang pamilya, hindi naman sa pag-aano, parang, pero sa atin naman eh, sa kultura natin, talagang hanggang sa mamatay ang magkakasama tayo. Tama. Opo. Diba? Pati mga anak talagang tayo. Usually, taga-alaga ng apo. Kaya tinatawag sila apostolada. Mm-mm. Taga-alaga na ng apo. Di ba? Taga-hati, minsan nga, mas mahal pa ng lolo't lola yung apo. Sabi nga. Oo. Ito, meron po tayong katanungan mula sa ating mga tagapakinig. Mula kay Texter 8403. Ang tanong po niya, ano ang mga health services at social services sa mga senior citizen? Pakibati po kay Brian Dalut. Ayan. Ang mga citizen, meron tayong yung health centers. So, through that, lahat ng mga pangangailangan regarding the nutrition, doon nagdadaan yung mga doon. At sa mga government naman, health centers, libre naman ho lahat yan eh. Opo. Sa Makati, meron nga kaming sariling butika na pagka galing ang reseta sa aming health doctor, libre ho yun sa aming planet na butika na ang Makati rin ho ang merong noon. Nagmamando doon. Libre ang gamot, libre. Tsaka talagang inaano namin yun. Oo. Tsaka kailangan yung mga senior citizen natin for the health services. Opo. Pupunta sa government na hospital. Oo. Hindi sa private. Sa para private. Ma-avail nila yung mga beneficyo, mga services. Ma'am, no? Opo. So, ang maganda pala maging senior rito sa Makati. Oo, lipat na tayo. Lipat na tayo. Okay, recap na po tayo.
Ngayong hapon po ay binahagi ng ating panauhin na si Ms. Josefina Vasquez ang mga impormasyon tungkol sa mga programa para sa mga senior citizen para patuloy silang maging aktibong miyembro ng ating lipunan. Ang Office of Senior Citizens Affairs sa bawat lokal na pamahalaan ay binuo para matiyak na ang ating senior citizens ay mabigyan ng mga serbisyo at makamit ang mga pribilehyo alinsunod sa batas. Kasama po sa mga pribilehyo ay ang 20% discount sa mga gamot, 5% naman po sa pagbili ng basic commodities isang beses kada linggo. May 20% discount din tuwing kakain sa restaurant o eatery. Hindi rin po sila dapat singilin ng value-added tax na 12% ng halaga ng produktong binili at serbisyo na ipinagkaloob sa kanila. So, ang mga senior citizens ay otomatikong bibigyan ng serbisyo ng PhilHealth sa mga panahong kailangan po nila ito. Ang mandatory PhilHealth cover for senior citizens ay nakasaad po sa Republic Act 10645. Nakikipag-ugnayan din po ang OSCA sa mga senior citizens para mahikayat silang maging aktibo pa rin sa ating lipunan. At maraming salamat po, Mama Josie, Ma'am Josefina Vasquez, sa mga impormasyon inyo pong ibinahagi sa amin ngayong hapon dito sa programang Radyo Mo sa Nutrisyon. May mensahe po ba kayo, Mama, na nais pong idaragdag po para sa kaalaman ng ating mga kanutrisyon, especially po sa ating mga senior na nakikinig ngayon sa programa? Opo. Sa lahat, actually, hindi lang sa lahat ng mga seniors, sa lahat ng mga local governments. Sana po, ganito kami sa Makati. Yung aming ginagawa din sa Makati, yung aming pangangalaga sa aming senior citizens, eh maging ganun din sa inyo. Mm-hmm. Yung i-pattern nyo sana sa amin. Wag, hindi naman sinabing gayahin nyo. Ano, dahil pwede pa yung mapaganda. Yun ang iyanon nyo sa ano nun. Kung ano yung ginagawa sa Makati, sana ganun din ang gawin ninyo sa inyong mga lugar para sa senior citizens. Ayun. Gawin din nila mga senyorito at senyorita. Senyoritas. So, sa lahat ng senior citizen, you demand for the services. Tama. Okay, maraming salamat pong muli, Ma'am Josie Josefina Vasquez, ang Executive Vice President ng Federation of Barangay Councils of Makati Senior Citizens. Ang haba, no? And Chapter Chair ng Senior Citizens ng Barangay Poblacion, Makati City. Samantala po, narito na ang mga nanalo ng mga nakasagot ng tama sa ating mga tanong. Pero bago yan, meron muna tayong mga pahabol na tanong. Good PM po, Sir Rod. Paki-ask po sa panauhin nyo if may idea po sa OSCA, Quezon City, if may benefits tulad ng cash gift pag Pasko. Thanks po mula kay Alice of Pasig City. Sa Quezon City, may cash gift ba din daw sila, ma'am? Yung mga senior. Baka wala, tatanungin natin. Sa national law. Actually, hindi natin alam yung kasi na ibang... Taga Quezon City. Sa Makati, meron kami. Opo. Twice a year. At saka meron pa kaming pamaskong handog pagdating ng Pasko. Ito, may isa pa tayong tanong. Ano? Magkano po ba dapat ang matanggap na tulong financial sa mga senior citizen every month? Ito naman nationwide naman ito. So magkano po ito? Kayo po yung ang social pension po ay 500 a month. Ayun, 500 a month. Okay. Ayan, Rod, meron na tayo ng mga listahan. Ayan. Ng mga masiswerteng nanalo, no? Nakasagot ng tama dun sa ating tanong na ano ang mga paraan para maging aktibong members ng lipunan ang mga senior citizens. At ang mga nanalo ng tig 200 pisong load ay sino-sino, ma'am? Ako muna, ma'am, mag-umpisa. Ato, ang unang winner natin ay galing, ma'am, sa Cebu. Opo, mula po sa kawasan Alegring, Cebu. Opo. At siya ay nakikinig sa DYHP Cebu. Isang taon na lang, senior na. 59 years old po si Arelia Cariolo. Arelia Cariolo of Cebu. Congratulations. Panalo siya ng 200 pesos na cellphone load. Pangalawa naman nanalo ay si Flora Mi Mendoza, 20 years old.
Hindi nakalagay kung saan siya taga, saan. Secret. Yung address niya. Suspense. Okay, another winner from, nakikinig siya sa Cebu pero taga Leyte, ma'am. From Marayagsan, tama ba? Francisco Leyte. Southern Leyte. Opo. Siyempre, nakikinig sa DYHP Cebu. 45 years old. Congratulations to Arnel Anokop. Arnel Anokop, panalo ka ng 200 pesos load. Ang susunod naman ay nakikinig mula sa RMN Kalibo sa Aklan, si Ana Lea Castor, 31 years old. Ang ating next winner ay galing pa ito sa Surigao del Norte pero nasa FB Live po siya, Ma'am Jovie. From Barangay Lower Libas, Taganaan, Surigao del Norte. Congratulations to Albert Duhik, malapit na rin maging senior, 53 years old. Ito, bata naman, 25 years old, from Davao City, si Chilel Martinez. Ang susunod naman ay galing po, Visayas naman tayo, ma'am. Galing po, Kamalandaan, Kawayan, Negros Occidental, DYHB, Bacolod po ang kanyang pinakikinggan ngayon. Charity Caniete, 17 years old. Congratulations, Charity. At sa Visayas pa rin, taga Negros Occidental, 30 years old, si Riza Olmes. May winner na tayo mula po sa Signal TV. Nanonood po siya ngayon sa Signal TV Channel 309. Barangay Aturan, Santa Cruz, Marinduque. Congratulations to Cristobal Santos, 29 years old. At balik Mindanao mula sa Davao, 23 years old, si Gretchen Aquino. Visayas ulit tayo, ma'am. Another from a listener of DYHP Cebu. Opo. From Tontonan, Basay, Negros Oriental, 20 years old. Congratulations to Dustin Radok. At ang ating panghuling panalo ay nakikinig sa atin sa DZXL mula sa Baras, Rizal. Siya ay 66 years old, senior citizen, si Nenita De Lima. Ayun. Okay. May isang senior tayo na winner mo. Ayan. Congratulations po sa inyong lahat. Iyan po ang kabuuan ng ating talakayan dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 8. Naway muli namin kayong nabusog ng mga kaalaman tungkol sa kalusugan at tamang nutrisyon. At sa mga gusto pa pong magtanong kaugnay po sa ating naging pagsama, text lang po sa 0908-579-6898 at sasagutin pa rin po ito ni Ma'am Josefina Vasquez sa pamamagitan po ng aming production team. Sapagkat yan po ang tunay na serbisyo publiko ng Radyo Mo sa Nutrisyon. Magsasama-sama po tayo muli sa isa na namang masustansyang talakayan sa susunod na Sabado, mga kanutrisyon, ganap na alas 12:30 ng tanghali dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Tandaan, dito po sa Radyo Mo sa Nutrisyon, abay bubusugin namin kayo sa impormasyon. Sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksi po ang mga maling gawain kumukontra sa pagkamit natin ng mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan, malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog na mamamayan. Sa ngalan po ng ninang ng Wastong Nutrisyon na si Assistant Secretary of Health at Executive Director ng National Nutrition Council, Bernie Flores, ito po ang inyong lingkod, Jovie Raval. Hi, Ninang. Nanonood yun yan sa TKP Live. Ayun. Hi, Ma'am Bernie. Ako naman po si Rod Marcelino at kami po inyong kabalikan sa kalusugan at sa wastong nutrisyon dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 8. Malusog na katawan. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng National Nutrition Council.